Dagang salamat. May gabi ka na ron. Magpasalamat sa atong buhi nga Ginoo nga gitagaantag mayong panglawas. Gitagaantag mayong panahon karon. God is good all the time. Kabalo mo katong kanina, katong nagtaligsik na, ang puko sa Ginoo, Lord, ayaw paulan na, kaya mga tao, mabasa, ma... Onya, makinyo. Magpasalamat sa atong mga kaigsunan nga niya karon dire gabi una. Una-una ko ang akong Governor Steve Chong Bensolon, Vice Governor Elmer D. Peralta, sa atong Mayor Tisa Constantino ng Malungon, sa atong halangdon nga Mayor Alexander Brian Reganet ng Maitom, Mayor Danny Martinez ng Kiamba, Mayor Cyrex Pacquiao ng Maasim, Mayor Vic Paul Salarda ng Alabel, Mayor Salway Sumbo Jr. ng Malapatan, Mayor Victor James Yap, incoming Mayor Lorelei Pacquiao ng Gensan, incoming Vice Mayor Jean Gakal, at siyempre sa ating incoming congressman ng Lone District ng Gensan, walang iba kundi si Attorney Atcharon, ang aking kumpare. Ayan po, hinaya sa inyong palakpak. Uy! O sa atong mga konsihals, nga niya karon dire, dili siguro isa isaw, magpagpadugay, matag-isa isaw na ko. Tanan nga mga konsihals, mga board members, nga niya karon dire, tanan nga mga barangay chairmen, barangay captains, sa tanan nga mga vice mayors na hindi ko na mention, kay magdugay din po tadre. Kay taas-taas bene akong speech karon. Sa tanan natong mga supporters. Mga supporters nga nagkalain nagkagikan sa lain-laing mga lugar. Unang-una na diyan ang NMAX Club Philippines. Sa ating KKK MP PM, kasama mo kami, Manny Pacquiao for President. At kamao, Solidarity Team. Gamma Kappa Rho Team, nandito rin. Migans, Migalit No, Sigma P. M16 Religious Mindanao. Yes, We Care Triple. Try people. The word for everyone. The word. Laghana oy, daugataan eh. MP3 group. UMSP group. MPSSM. MPSSM group. MP4P group. Promde. PC. At mga kapartido ko ng from the party, walang iba kundi si Mimo Osminya. Ang ating mga bisita galing sa ibang lugar, sa Maynila, Annabel Rama. Ang aking kaibigan nga isa naga ang aking kaibigan at asawa ng aking idolo, Congresswoman Jocelyn Tolfo. Sa aking idol, Golden, at nagmamahal sa mga mahirap na tao, walang iba ang ating susunod na senator. Magiging senator din na nagsalita na kanina at nakilala ninyo, walang iba kundi si Lutz Barbo. Ayan. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kasamang na Senator Governor Ches Escudero na magiging senador ulit.
Former Vice President Didiomar Binay, former Senator GV Ejercito, Senator, at sa lahat ng mga hindi ko nabanggit, senatorial candidates na nandito, baka may hindi ako nabanggit, siyempre ang representative ng aking kaibigan, Gwen Gatchalian. Ayan. Okay. At ang aking Vice Presidente Lito. Making mga kapatid na nandito, Ruel Pacquiao, Domingo Belbestre, Lisa Belbestre, Isidra Pacquiao, Bobby Pacquiao, of course, Tang Manny Pacquiao kung wala sila dito sa mundo, kung wala sila. Ang aking papa, Rosalio Pacquiao, pasensya na kayo, mahihain ang papa ko, ayaw niyo magsalita. O siyempre, ang inyong kilala na Mami D, Mami Dionisia Pacquiao, ang nagsalita ito kanina. Ito, na alam nyo, nung panahon na ako ay talagang bago pa ako nagserbisyo sa bayan, at itong babaeng ito, nagtiyaga, nagtiis. Alam niyo, sa totoo lang, naniniwala ako doon sa kasabihan. Naniniwala ako doon sa kasabihan na in every success, in downfall of a man, there is a woman behind. And I'm so blessed tonight. I'm so blessed sa buhay ko na mayroon akong babae na a woman of success, not a downfall. Walang iba kundi ang aking asawa, Jinky Hamora Pacquiao. Alam niyo, sa totoo lang, bakit dito ginawa ni Manny Pacquiao ang kanyang opening salvo? Bakit dito ginanap sa Jensen? Alam mo, moment karong adlawa, diri nagsugod, nagtindog pa akong balaybo, diri nagsugod ang pangandoy ni Manny Pacquiao, katong bata siya nga matabangan o makaon sa kahirapan, matabangan ang maginikanan kamag-anak, tanan o makaumasinso sa buhay. Diri sa Jensen. Wala man ko naghinanakit, wala ko nakuha diri nga team. Kay rejected man ko, rejected. Kabalo mo, rejected. Ginaingon sa kuha nga wala daw ko'y pag-asa. Dilsor. Kaya Davao Dilsor team po ako nung amateur. Pasaylo ako ninyo kay na-reject man ko diri. Katong sa unang og unya, gusto gyud nako matabangan, maiahon sa kahirapan ang aking magulang, ang aking pamilya. Nagdesisyon ko nga maadto sa Manila. Kabalo ba mo? Nakipagsapalaran ako. Naamo ko yung mga amigo dere, mga classmate ako, daghang kaay na adere. Na ako yung mga daga amigo na apa dere. Pero tungod sa kalisod sa kinabuhi, niadto ko Manila nga wala kabalo akong mama. Ang kabalo sa akong mama, mabalik lang ko og Digos, kay dito man akong team. Pero wa siya kabalo nga, nisakay na ko barko paadtog Manila. Pero wa ko kabalo, kinsay akong puyan dito. Kabalo ba mo? Pagsakay na ko og barko, perting hilak na ko. Perting hilak na ko, kay nga nung nagdesisyon ko nga mula yun sa akong ginikanan, unsaon pa na ko pagbalik, pagkita sa akong ginikanan. Pero tungod sa kalisod sa kinabuhi, gihimo na ako to para lang mabigyan ng kinabukasan. Si ang nirecruit na boxer, hindi pala amateur, kundi professional ang kailangan i-recruit. Professional pala ako, 14 years old lang. 14 anyos lang ako nung dinala sa Maynila. So ang nag-recruit pala, yung inutusan, hindi niya naintindihan na ang pina-recruit pala sa kanya ay kailangan 18 above yung pwede na mag-professional. Eh ako 14 years old. Kaya po, anong kapalaran ni Manny Pacquiao nung nanuna ako sa Maynila? Alam niyo, trabaho ako sa construction,
Trabaho ako sa tiluring, si mananahi. Trabaho ako sa kung ano na lang, patinda ako ng sampagita, bulaklak. Minsan tulog ako sa gilid ng kalye. Alam niyo ba, mag-anak doon eh. Sikap lang ako. Nandyan yung mga kasama ko, buhayan. Nagsisikap lang ako. Hindi ako nawala ng pag-asa. Naalala ko palagi ang advice ng aking mama na huwag kang mawalan ng pag-asa, gamitin mo yung lakas mo, magsikap ka. Isa lang ang tandaan nyo. Huwag kayo manloko, huwag kayo magnakaw, huwag kayo manghingi. Gamitin yung lakas nyo. Kaya po, nagtrabaho ako sa Maynila, naranasan ko, yung lunita nga, natulugan ko yan eh. Natulugan ko yung lunita. Nung araw kasi, yung lunita, ano pa yan? Madilim pa dyan, hindi pa masyadong maraming ilaw. Kaya yan po ang aking story ng buhay. Kaya bakit dito sa Jinsan? Alam nyo, ang hirap ng buhay na pinagdaanan ko, maaring hindi nyo pa naranasan. Pero, ito, isang araw, ang Mami D, may lagnat. May lagnat, nagre-repack siya ng face cracker eh. Nagre-repack ng face cracker. Alam ko, buhay pa yung may mga face crackeran dyan. Ang Mami D ko, may lagnat, nagre-repack ng face cracker. Sabi ko, Ma, tama na. Wala man tayong makain. Wala tayong makain doon. Tapos, ito si Ruel, maliit pa, bata pa, umiiyak. Ma, pagkain. Sabi ng mama ko, doon, wala man tayong pagkain. Inom lang, inom ka lang maraming tubig dyan. Inom ka lang maraming tubig para mawala yung gutom mo. Eh, alauna na imidya ng hapon. Wala kaming pamahaw, wala paniudto. Gutom, iyak akong iksuon. Kabalo ba mo? Ako bisag bata pa. Tulo akong luha, tulo luha sa mama na ko. Di ko kabalo kung siya akong buhaton. Mauto bisag ka ng mga tinapay sa bakiri nga panos na, kanon na mo. Ingon ana ang kinabuhi nga akong giagian, mauna, bisag unsa inyong buhaton, bisag dili mo kay Manny Pacquiao, wala akong masuko sa inyo, igugma ko niyong tanan kay diha kugikan sa pagkapobre. Mauna, nga diri nagsugod ang atong opening salvo, ang atong rally para sa dako natong pangandoy, ang pangandoy ni Manny Pacquiao. Naatay nasud, naatay nasud nga malambuon, naatay nasud nga pwede nato ipagmalaki ngadto sa ibang bansa, pwede nato ipasigarbo ngadto sa isang sa laing bansa. Dili ta mag gusto nako nga ang atong nasud dili madungog nga puro pangawat ang nasa gobyerno. Kabalo ba mo, 13 daghanang mga, napuno na ko ba? Eleksyon, pati gwapuha sa mga plataforma. Labi na mga presidential eleksyon, daghan kayo mga nagadagan o pangulo, pati daghana. Gapangako sila sa taong bayan nga baguhon, pero unsay nahitabo? Unsay nahitabo? Ka mga baga o mata na to, idila na to itong mga mata para makita na to ang kamatuoran. Nga nung nagkadaghan man noon ang nagkalisod ng mga Pilipino, imbis na nga magkadato, magkaasinso ang mga pamilya, ang mga Pilipino, nagkasamutog ka pobre. Unsa may diferensya nato sa Singapore, sa Hong Kong, unsa may diferensya nato, di ba? Pareho man lang yung bansa. Pero nga nung naasinso man sila, kay tungod, walay korupsyon sa ilaha. Tungod kay walay korupsyon o dili lang puro mga pangako. Kining atong nasod, paminaw ha, kining atong nasod, dili kinahanglan ang mga politiko. Ang kinahanglan sa atong 3 years. Ang mga politiko mangkod mo lingkod sa atong panggobyerno, kinahanglan nga naatay panglantaw sa atong kaugmaon sa atong nasod. Ang usipot pasabot na ko, ang book for 30 to 50 years. Pero tungod kay ang gihimo nila sa gobyerno, gihimo livelihood itong mga ganid na mga politiko.
Gihimo nila panginabuhian ang pagserbisyo sa katawan. Mao na mga igsoon. Dili ko kinahanglan posisyon diri sa gobyerno. Dili ko kinahanglan. Di gobyerno. Kay pwede mo kumudagan og senador, siguro, madaog mo siguro kong senador. Napakoy posisyon, di ba? Ang ako amang God, gusto nako disiplinahon gud ng mga kawatan diha sa gobyerno. Wala ko nagbinuang, nagtinunto, timanin ninyo tanan, kining adlawa, kining gabiuna. Kung ako maging presidente ng bansang Pilipinas, makita ninyo ang kanang mga kawatan sa gobyerno, ma-appointed o ma-elected, madako o magamay, mga dato, mga bantog na pangalan, pakitaon ta mo kung unsaon ako napaguyod sa prisuan. Ingon ko sa ilaha, ang siyang nagbibigay sa atin ng success. Pero pagtingi, pagdating ng panahon, sisiguraduhin ko sa inyo na ang bawat isa sa inyo, na ang bawat Pilipino, panalo sa laban ni Manny Pacquiao. At sisiguraduhin ko sa inyo na walang mahirap na inargabyado at inaapi. Siguraduhin ko sa inyo na ang batas, at sisiguraduhin ko sa inyo na walang pamilya, na walang sariling tahanan. Dahil yan po ay ginagawa ko na mula pa noon hanggang ngayon. Bago pa po ako napasok sa politika, nasalita dito sa inyong harapan. Bilang isang trapo na politiko, nagsasalita ako dito sa inyong harapan. Bilang inyong leader at tagapagtanggol. Hayaan nyo. Hayaan nyong sabihin ko sa inyong lahat yung nararamdaman ko sa puso ko ngayong gabi. Dahil po pagdating ng panahon, ang pangarap ni Manny Pacquiao, gusto ko na magiging simula ng inspirasyon pagdating sa pagsiservisyo. At ayaw ko na pamilya na hindi makakain ng 3 times, hindi makapagpaaral sa kanilang mga anak. Dahil isa po akong biktima nung araw. Dahil sa kahirapan, hindi ko po napagpatuloy yung pag-aaral ko, ay nagkapera na. Pero ang tagal, sa tagal ng panahon. 2008, nag-graduate ako, 2019, 11 years. Karon pa ko kadungog nga, 11 years ang isang college. Dugay kayo. Pero kahit bisag unsa, kahit papaano, nakagraduate tayo. Diba? Pero ginasultin ako kaninyong tanan. Sa nakita na ako nga problema sa atong nasod, paminawa lang sa ninyo kadali ha, nakabuo ko og 22 rounds priority agenda. Diha sa 22 rounds priority agenda sa atong nasod, nabuo na ko ang kinahanglan nga priority sa atong nasod. Tawago na to og health of the nation. Health of the nation, ito po ay una, housing. Pangalawa, education. Pangatlo, ayuda agriculture. Pangapat, yung livelihood natin. No? Yung livelihood para sa bawat pamilya nang may makain sa araw-araw. At susunod yung technology, transportation. Palakasin natin yung internet signal natin at pagandahin natin yung transportation natin na mawalang maging traffic pagdating ng panahon. At panghuli yung edge, yung health system natin. Biruin mo ba naman? PhilHealth. Biruin mo PhilHealth. PhilHealth para sa mga mahirap na tao. Walang gumagamit na PhilHealth ng mga mayaman. Ang gumagamit ng PhilHealth, mahirap na tao. Pero, alam nyo, pero ang pera sa PhilHealth, ninanakaw.
Pero sa totoo lang, mga kababayan ko, pakinggan ninyo ako. Kasi ako nagsasalita dito na hindi isang trapo na politiko. Nagsasalita ako base sa aking kaalaman sa mahigit isang dekadang pagsiservisyo sa ating gobyerno. Alam niyo ba, bakit naghihirap ang bansang Pilipinas? Bakit naghihirap ang bawat Pilipino? Bakit naghihirap? Alam niyo, anong pinagkakaiba ng Singapore at Pilipinas? Pareho lang. Eh bakit maunlad na maunlad sila? Eh bakit dito, ang dami naghihirap at hindi makakain tatlong bisis ang araw at maraming nahihirapan sa buhay? Dahil po yan sa korupsyon. Dahil sa mga ganit na mga politiko. Kaya kung gusto nyo ng pagbabago, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga kababayan ko, yung mga nahihirapan sa buhay, maghihirap, walang trabaho, walang hustisya, samahan ninyo ako. Dahil ang laban ni Manny Pacquiao, hindi laban lang sa sarili ko, laban sa pamilya, kundi laban ng bawat Pilipino. Dadalhin ko kayo sa kampiyonatong hangad ko. Dahil yan ang puso ni Manny Pacquiao. Pagdating ng panahon, gusto ko salubungin ako ng Panginoon pag wala na ang Manny Pacquiao sa mundo. Well done, good and faithful servant. Come, enter to my paradise. Yan po ang mission ko para sa taong bayan. Maraming salamat po sa darating po. Huwag niyo pong kalimutan sa darating po na May 9 election. Number 9 po tayo sa baluta. Number 9 po ako sa baluta. Huwag niyo pong kalimutan. Ako po ay nagkikiusap sa inyong lahat. At yung mga nag-pick up dito, itong pabahay form. Itong pabahay form. Hintay na lang po kayo. Malapit na po yan. At matutupad na yung mga pangarap nyo sa buhay. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Sigawan mo natin, Manny! 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 And right now, we'd like to request, of course, our incoming president of the Republic of the Philippines, Manny Pacquiao, to please be with us in the center. And we'd like to request our incoming senators to please move forward.